Maulan na maaraw. Dahil maulan at maaraw at medyo malamig-lamig na, puntahan natin yung aking Mr. and Mrs. Bean, tapos yung Tukmani. Tagal-tagal ko na yung hindi napuntahan at ngayon may time si Marinkin. Ito talaga yung kaibahan, basta si Pars natin ay free day niya pag weekdays. Nakakalabas ako ng bahay. At nowadays naman sa hotel, hindi na gaano ka pagod yung katawan ko dun ba, dahil hindi na masyadong madaming guests. Pag ano lang talaga, start ng May hanggang second week of September, dyan pagod na pagod yung katawang lupa ko, na bira lang talaga ako makapunta ng dumpster kasi alam nyo yun, ubos na energy ko. Tapos may mixo pa, may bahay pa, where I put myself, chari. Kaya ngayon ay punta tayo dun sa ating dalawang Mr. Bean. At bago tayo pumunta dun, daan muna ako sa Asian, kasi last time nung pumunta ako dun, yung isda ang gusto ko, shrimp ang gusto ko bilhin dun. Tapos ngayon, naisipan namin ni Pars, siguro mag-isda naman kami. Bili ako dun ng matambaka ba? Matambaka ba yun? Andun. Basta, gagawin kong paksiw sa ginataan. Gusto naman yun ni Pars. Kaya, gawa ako man. Sana meron yung isda na gusto ko dito. Yung ina-imagine ko na isda ba. Uy, tahimik naman yung shop ngayon nila dito. Wala masyado yung tao. Hello! May black beans na sila dito. Ito. Magkano to? Kuha nga ako nito. Pang ano to? Masarap to ilagay sa humba. Moist taka pile. Tuyuro na lang. Nakasigil sa lao, tuyuro. Pero hindi ko man ito kailangan eh. Meron pa akong ganito dun sa ref namin. Sayang, 2 euro na lang sana. Where is that fish? What is that na pang ano talaga ba? Pang taksi. Ano na ito? Tilapia. Yun o, ang laki. Saka dun sa kabila na freezer merong isda. Ah, ito. Ayan, ito. May shrimp na sila. Pero out of budget. Isa lang kasi medyo kamahalan to eh. Indian mackerel. Ah, mackerel pala. 8 euro. Ito, ating kunin. Isa lang. Isang isda kasi medyo may kamahalan siya. Ito ilang piraso ba? May maliliit man o. 1, 2, 3, 4, 5. Ito 5 piraso. Ito naman malaki siya pero 4 lang. Doon tayo sa madami. Makaril. Ano na itong makaril sa atin? Ito para magutong matambaka sa atin. Eh. Ayan ba oh. Masarap dyan sa atin sa Pinas na matambaka. Uy. So, ayan lang yung ating bilhin dito. Ano yung kailangan ko? Yun lang yung bibilhin natin. Wala na din silang ibang isda eh. Na yung gusto ko. Ito naman. Malaki. May tuna pala siya dito. Kano kaya yung tuna? Black tiger shrimp. Okay. Asan na yun? Black beans at ito. 10 euro. 10 euro yung gusto mo dito, Mars.
Bigata pa pala. Meron na akong isda. Inuna ko lang dito dahil for sure pag balik ko mamaya galing doon sa Mr. Bean ay sirado na siya. 6 kasi yan siya mag-close eh. Ano oras na? 5:30 na nang hapon. Okay, dyan pa lang. And let's go! May bantay ang mga bean. Merong staff doon. Lumaya na tayo lumabas. Dito kasi ako nag-park sa parking area talaga ng customer. Mamaya doon ako mag-park malapit sa bean talaga. May staff doon na ninikarilyo. Ayun siya. Kita niyo po ba? Ayun. Ayun yung staff. Nakatayo siya doon. Ayun yung staff. Staff yan siya doon. So, ano muna tayo dito? Keep quiet. Antay-antay. So, dalawa pala sila ngayon naka-duty dyan. Kasi, minsan, isa lang ang tao dyan. Yung mga staff, maaga umuwi. Ayan, tapos na siyang nigarilyo. Nagkatapon. Okay. Wait muna tayo, Mars. Pauwi na pala yun siya. Ayun. Uwi na pala yun si Tia. So, pwede pala akong mag-park dun. Doon ako sa malapit kay Mr. Bean talaga para isang ano lang ba, isang lakaran. Masakit talaga yung aking ngipin. Ay, ngipin ba to o yung singaw pa din? Kailangan ko siya ipa check sa dentist kasi masakit talaga siya. Uminom na naman ako ng painkiller dahil kanina umaga pagising ko. Hindi naman ako makapagsalita ng maayos. Okay. Doon ako magpa-park sa kabila. Okay. Dito tayo sa ating Mr. and Mrs. Bean. Tignan natin kung meron tayong nabuha. Dala ko yung aking cup kasi pag wala akong makuha, itatapon ko dyan kay Mr. Bean. So ano, ready na kayo? Na-miss nyo siguro yan, no? Oh, excited kayo makita yan? Mamaya na, uy, kayo naman. Mamaya na kasi may tao pa dun sa harap. Mag-antay-antay muna tayo na si Tio at si Tio papasok dun sa loob ng co-market. Kasi alam nyo na ang mga matatanda, marites yan gaya natin na pag may nakita, ada, magsumbong yan dun sa loob. Ito lang yung di maganda dito sa bin na to. Kasi ang lapit niya sa mga parkingan ng sasakyan kung saan pumapasok yung customer. So, ito na nga. Ayan. Ayan tayo dito. Malay man. Wala. Luma sa desk. Wala tayong makuha. So, ayan. Ah! Maswertihan. Walay din mga literal na basura. Tapos ito, walay din. Alam na kung ano ang laman. Mga plastic. Wala, eh. Halata na ano ang laman ni Mr. Bean natin. Mga lata na gulay. Yung aking camera, alam niyo po ba? Kailang daldal na ako pa labas-pasok dito at pa ilang retake na dito sa aking vlog. Kasi nga, nag-ano siya, nag-turn off na lang bigla at hindi ko maintindihan. Buti na nga lang ngayon, no, okay na siya. Sana dun sa ating Tokman ni Bean, hindi siya magluko. Ano ba problema ng GoPro? Kahit yung GoPro ko dati, yung 10, kasi itong gamit ko is 12 na siya, yung nabili ko sa Pinas, yung 10 din, ganito din siya minsan, bigla-bigla na lang
mamamatay ng hindi inaano. Parang tao lang din, bigla-bigla na lang chichismis. Wala naman pa yung ginawa. Ang sad daw maringkwini. Pag sure di ka maringkwini. So wala, inuna ko lang dito si Mr. and Mrs. B natin. Kasi ibang side siya. So doon ako sa Tukmani natin. Tukmani Bin. Miss mo si Tukmani Bin. Minsan nakaka-jackpot naman tayo dito kay Mr. Binang. Ano ang nakukuha natin dito kay Mr. Bin? Tinapay! Mr. Tinapay, ito si Mr. Bin natin dito eh. Malakas ang, malakas-lakas ang hangin. So, tignan natin kung may kuha dito. Let's see. Sana may itlog, na naginip ako ng itlog. Dami Mars. Uy, daming patatas. Kuha tayo ng patatas. Ayun na, success tayo dito kay Tukmani Bin. Kaya no, hindi ako nagkamali na ang laman talaga ay mga tinapay. Pero kumuha ako ng saktong tinapay lang para kay Pars natin at kay Mixo. Ito na tinapay ba o ayan. Meron pa kasi kami nito sa freezer para hindi na ako magtanggal mamaya. Sakto may nakuha sa Marikwini. May potato, may ganyan oh, popcorn, may pa-snack si Mr. Bean natin. Ayan, madami din naman akong kuha, mga dry goods. Ayan, kaya lang ang more laman dun ay ganito. Ayan, ganito na tinapay. Tapos ganyan. Basta kung ano lang yung pwede namin, kung ano yung kinakain namin, yun lang talaga yung kinukuha ko. Like may tinapay dun na loaf bread na white eh. Wala namang kumakain sa bahay na ganun kasi si Pars natin sumasakit ang tiyan at ako rin ay hindi rin masyado. So oy, success ang paninja ni Mars. Yung isang bin na puno ng patatas. Yung isang bin naman, puro tinapay. Yung isang bin naman, puro bulaklak ang laman. Pero may nakuha ako pang snack at tinapay. Ayan. May patatas pa naman kami doon. Kuha pa kaya ako ng patatas. Ilang patatas ba yung kinuha ko? Check ko nga. Punan ko si Biena ng patatas. Tayo ulit ba? Aray. Check ko nga ulit. Tatlo ba yung kinuha ko? Kasi kung sobrang madami ding patatas ang kukunin ko, masisira lang din yan dun sa amin. Ayan.
tanong kung okay pa siya na patatas. Ano klaseng patatas ba ito siya? Boil? Okay pa naman siya. Dalawa lang yata ang kinuha ko. Dalawang patatas. Kuhaan ko si Biana ng dalawa pang patatas. Balik ako doon. Ano yung plastic? Dalhin ko. Ito na lang yung espresso. Ayusin ko yung bag natin. Patatas lang naman ang kukunin ko doon. Yan yung tinapay ay meron pa naman. Tara, balik tayo doon. Round 2 for Bienan. Yan sana walang lumabas na staff ulit. Uy, dasal-dasal po kayo. Hindi na ako nag-gloves kasi dry naman yung loob ni Mr. Bin. Hindi siya wet. Ayan. Kuha tayo ng patatas. Ba, nag-round 2. Round 2 ka, Marimpwini, ha? Hindi. Ano lang, tamang tinapay lang to kay Biana. Kasi siya lang din naman mag-isa eh. Mabilis lang din masira yung potato. Sa isang pack ng potato, merong ilang piraso to. Tatlo yung kinuha ko. Potato para kay Biana. So, success na rin din sa round 2. Chill-chill lang yung pangharbat natin doon. Okay. Pero ilipat ko na to para isang, ano na lang ba? Ayan. Ayan, hindi pa kaya siya sira. Okay pa ba to? Okay pa naman siya. Ayan. Ang dami-dami naman yung patatas. Oh, ayan. Patatas tayo ngayon. Nagpapatatas. Mr. Bin. Bago ako uwi, meron pala dito sa Hamina yung street food nila ba. Bukas doon sila sa Carola. Eh baka wala akong time bukas kasi pupunta ako ng gym. Ay mamaya naman mag-workout ako pero sa bahay lang dito oh. Street food dito kaya yun sa ano nila. Turi. Ayun, street food. Bili ako ng churros. Ay, hindi na bibili ng churros. Ulam na lang kasi ako ay medyo gutom na at yung ginataang isda natin matagal pa yun, mamaya pa yun maluto kasi frozen pa ang isda. Kailangan ko na kumain, baka maiba na ang isip ni Marie Queenie kung hindi makakain. Ah, ganito lang pala. Maliit lang pala. Ano to? Burger. May nakita man ako ditong Asian. Ano to? Indonesian food. Ito naman ay sweet dessert. Ito naman ay Asharuaka, Asian food. Para siyang Thai. Magkano man yan? Ay, medyo mahal man. Ano to dito? Likiyaki. Ala, takoyaki. Wala, meron. First time ko nakakita ng takoyaki dito. Bili nga ako ng takoyaki.
First time ko talaga makakita dito ng takoyaki ay. Wala pong ano, joke. First time to dito. 4 pieces 8 euro, medyo may kamahalan siya, pero 8 pieces lang yung aking bibili. Ang sarap kaya nitong takoyaki. Order na ako ng takoyaki. Ano na to dito? Ah, burger din. Parang sinisim lang din naman sila. Tapos doon ay finished food. Ito, churros. Hindi mo na ako bibili ng churros. May apple pie tayo. So, yun lang yung street food nila na benta dito. Yan o. Maliit lang siya. Tour lang naman to eh. Ako ay... Ayan. Pag ito nasarapan si Pars, bibili ako bukas dahil kahulaman sila bukas. Ito naman... Mahal lang kasi dyan. Tag-dusi. Pass mo na tayo dyan. Ayun lang. Akala ko meron yung... Gusto ko dito ba? Ito naman ay Mahalis man. Yung barbecue nila 12 euro 3 pieces. Yung isa naman is vegetarian 10 euro. Yung chicken is 10 euro. Try ko kaya yung chicken. Hindi pa ako nakatikim ng Indonesian food eh. Okay. It ngayon lang. Bibili ako. Naku Mars, ikaw Mars ha. Bilihin ko yung 10 euro na 3 pieces na chicken. Matagal pala. Batsi muna si Marine Queen eh. Na ano? 15 to 20 minutes pa daw. Gutom na ako, uwi na ako ng bahay. Tingnan natin ano pwede kainin dun. Pagkaalam ko, walang food dun ba? Wala pang luto. Kasi ang inaantay din ni Parsis yung fish na ginataan. So, let's go. Ayun lang. Tingnan natin bukas or sa Friday. Baka nasa mood ako pumunta ulit dyan sa street food na yan. Pero pare-pareho lang din naman yung benta nila. Kung ilan sila dito, yan din yun sa Karhula bukas. Ayan. I visited their Hamina street food. I don't know if you taste this before. Takoyaki. 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 Yes. What is takoyaki? I never tasted it. It's like that. Fish balls? Something like, but it's hard to explain this takoyaki. Is it made for fish or? Yeah, there is fish and vegetable. It's mixed with veggie. If you want. Quite tasty. Like it? You want? I can have one. Ang sarap siya. So big. I like it. Fish. Not bad. Pero iba pa din yung lasa dyan sa atin sa Pilipinas. Mas gusto ko pa din yung sa atin, yung sa street talaga na nagbibenta. Tapos yung vegetable. Nilagyan ko pala ng maanghang. Hindi pwede si Mixo, nakalimutan ko. Unahin ko muna yung ating isda ha, kasi ako ay gutom na po. Paano kaya ito dito? Hindi ka wala shite na, ikaw yung naglaglaag gaman si Marine Queen eh. So, matagalan. Dinipros ko agad yung ating isda. Ayan. At
hindi naman siya mahirap timbang. Limang pirasong isa. Ayan. Malinis na ba ito? Yung isda. Meron pang isda. Ano natin? Tanggalan ito ng hasang. Wala pa ito ng hasang. Ay. So, meron pa nga. Yung ating coconut luya. Ito, panghumba to kasi may plan ako magluto ng humba. Ay! Tinisan ko lang yung isda para ilagay ko agad sa pan. Kanya-kanya tayo style magluto ng ginataang paksiw na isda. Yung akin is ganito lang. Ilagay ko lahat dito sa pan. Tapos lagyan ko ng luya, paminta, tapos suka para mawala yung langsaba. Ayan, kumbaga, paksiwin ko muna siya. Dahil frozen to, medyo malangsa-langsa ang isda. Kasi yung laman niya sa loob, yung pina, ano yun? Yung, hindi pa kasi nalinisan yung isda. Ito, ganitohin ko na lang. Ayan. Hanggang maluto siya. So. Tada! And that's all. We just need to wait na maluto lang yung ating paksiw na isda. At mamaya, igigisa ko na naman yung ating mga lamas. Saan yung ating takip? And ready. At ito na yung harbat natin. Let's check. Busy ang kusina ni Marine Queenie at si Marine Queenie nyo ay busy. Mag-workout pa ako dito sa bahay. Dito lang naman ako. Hindi na ako pupunta ng gym. Abs day lang naman ako. Basta ganitong araw. Ayan, no, ito. Popcorn. Nice. Pang snacks. Do you want popcorn? Color is different. Chocolate, huh? Choco. 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 Oh. It's all choco. Others also white choco. White choco and choco. Ayan. And then... bread. Nice. I think we still have their freezer, but... No, I eat that plenty. Yeah. I also plan to give mom. Yeah, let's give mom. Then... vermicelli. Boy! Yes. Nice. Of course, more. White chocolate. More snacks. White choco. White choco. Yan, mahilig kami sa popcorn eh. Tamang-tama. So, plenty. Yan, ang dami. And then, potato. Potato. Still nice, the potato. 3 pieces. Yan. Yeah. Ah, 5 pieces. Nice. Nice. Very nice. Not bad. Not bad. Ayan. Ito. Plenty. Can you get me the... no, the... wipes. I need to wipe it. Even it's dry all there, but I still want to. You did not show. Can you give me? Use my. Can you give me my? So if I use my what's this? Lips. Lips. You will understand what I need. I'm laughing. So ayan, ito hindi pwede hugasan dahil masisira yung lagayan niya. Oh my God. Not bad. Not bad. That, not bad. It's from Tokmani. Yeah. The Tokmani bin all dry. Yeah. Bread, potato, I did not even know there. There is a potato.
Ayan. So ito, hindi naman to siya masyadong, hindi naman to na-mix na kung ano-ano kasi ang laman nga lang dun sa isang bin na yun ay dry goods. At malinis yung bin. Parang bagong linis. Nice. Not bad. Oh, ayan. Ito. Ah, may basa na siya. Bigay natin kay Bienan yung ano, dry. Not bad. So, yan yung ating nakuha. 2, 4, 6, 8, 10! 10 pieces na ganito. Popcorn. And then, 5 pack ng potato. We need this because my boys are potato lover and then pati yan, tinapay. Ito, one of Pars bread. Ito. Rye bread dito to eh. Rye. Ayan. Ito kay Mixo. Gusto to ni Mixo. Yung ganito na tinapay. Ito, mas gusto ko siya pag iniinit sa air fryer. Then nilalagyan ko ng margarine sa loob. Pwede mo siyang hiwain. Para hindi masyadong dry ba. At ito na. Kumukulo na yung isda ko dito. Balihin ko lang yung ating isda. Ayan. Ayan. Para yung langsa ay mawala. Ganun. Lulutuin pa naman natin yan. Mamaya. Binaliktad ko lang kasi yung asin kanina nasa taas. Yes, baby. Narinig niya yung naharbat ko. Oh, narinig mo. Narinig mo, ha? I got to scratch. Don't scratch the camera. I scratch it already. Tumataba ka na, ha? Okay, I will give you a wait. Mag-ano na tayo, mag-impake para kay Bienan. Bigay natin yung hindi pa basa na patatas. Kasi yung iba ay nagbasa na siya ba? So mamaya kailangan ko buksan at piliin yung okay pa. Si Bienan na ang mag-ano nito. Magpili. Ihatid ni Pars at ni Mixo. Then, bread. One? Yeah, one potato, one bread. Mom eats so little. She eats so little. Yeah, she's losing weight. And she's just by herself. Nee, that's true. One person. That's okay. Okay. And she doesn't like. Me, I think she no, don't eat. She don't eat popcorn like kasi nung andun kami minsan sa where bahay niya, nagtanong kami kung meron siyang popcorn. Hindi daw siya kumakain ng popcorn. Ayan. Okay, Mixo, you go with Easy. You drop with that. And say hi to your lola. Ah, you put 2 bread now? Yeah. Put 1 to the freezer. That's what the, yeah. I was planning. Yeah. When I took 2, ayan. So, madami ding bread. Si Bien ng 2 pack. Ay, meron pa pala kami tinapay dito. So, ito, lagay sa freezer. Kasi meron pa kaming stock dyan sa cabinet namin. Ang hindi ko pala nabili is talong. Wala akong talong. Pero, yan na yun kung ano. Huwag na maghanap kung wala. Gutomers na si Marine Queen, hindi na makapag-isip ng matino. Ang lakas ng ulan sa labas. Pinabuksan ko kay Pars yung bintana. Sabi ko, gusto ko makarinig ng patak ng ulan ba. Nakakamiss kasi yun eh. E dito, hindi mo masyadong marinig pag umuulan sa labas. Diba sa atin, ang sarap pakinggan pag umuulan dyan sa atin, naririnig sa ceiling ng bahay, sa bintana, dito, mahirap pakinggan. Yeah, minsan, ang ginagawa ko, pag namimiss ko yung ulan, binubuksan ko yung bintana. Chap-chap lang ako dito ng panggisa ko para sa atin.
paksiw ginataan. Da-da-da-da-da! Naigis ako na yung ating luya, bawang, ako, at kamatis. May coconut milk pa pala kami sa kabinet namin, pero okay lang. We always use coconut milk. Ito kasi ay maliliit. So, ito na lang yung aking gagamitin dahil ito ay 500 ml siya. Medyo malaki yan. At yung aking isda ay konti lang. So, yung maliit lang yun yung aking gagamitin. Ganun, binataan. Okay, dabigyan pa natin siya ng bata. Lalagyan pa natin yan ng vinegar para may pagkaasim-asim siya. Dapat may sili to, kaya lang may mixo tayo. Hindi pwede sa maanghang. Kaya simpleng luto lang na ginataan, paksiw, yung recipe ng ating Mars, ng inyong Mars ngayon. Ito ng paminta. Virgin mo naman, uy. Ayan. Ito. Laurel. Para mabango. Mabango-bango. Lagyan natin ng asin. Ganyan lang. Very easy. Dami na yung asin, Mars. Huwag masyadong alat. Simprahan ko lang yung sauce para mamaya ay ready na siya ba. Pag andito na ang isda, hindi ko na kailangan simplahan pa. Ayan. Madalian lang talaga to si Marinquini nyo. Busy-busy. Gutom na, tapos ano oras na? Nagbukas na si Mixo ng popcorn dito. Yung sa kanya, choco. Ang gusto ko tikman is yung white. Ay. Sarap! Sulit yung harbat natin, Mars. Masarap. Kasi save natin yan. Kasi anytime, gusto namin ni Mixo ng popcorn. At pag nag-gym ako, pag isama ko si Mixo, dala ako nito para meron siyang snack. Late dinner. It's already 8:30. Oh yeah, Mixo's bed. Mixo, you need to sleep na. Why? Time is ano? It's already your bedtime. Your bedtime. Ang sarap. My God, I miss it. Did you like the taste? I do. Very tasty. Kaya nagluto ako ng mga ganito kung ano yung gusto lang ni Pars. Nainis lang siya sa mabuto na part ba? We are done eating. So, nagustuhan ni Pars yung ginataang paksiw na luto ko. Basta ganun na klaseng luto. Alam ko, kakain siya. Dalawang isda yung naubos ni Pars natin. Pero pag mga ano to, yung kare-kare, hindi niya masyadong type. Kumakain siya, pero hindi niya makusurvive yung, alam yung isang buwan na puro Filipino food yung kakainin niya. So, ganito lang ba? Alternate lang. Finnish food, tapos Asian food or Filipino food. Na hindi naman masyadong nakakaumay sa atin. Walang problema kung paulit-ulit yung food or ulam natin. Dito naman sa kanila, same lang din. Kung hindi ako magluto ng Filipino food, ang food namin is paulit-ulit lang din. Finnish food, like sausage, sausage soup, ganon. Yung mga
mashed potato with meat or with fish, ganun. Tapos gulay. Ay, alam ko na. Kaya lang, wala pala kaming ano. Yung mga gulay. May carrots. Pwede sana yung grilled vegetable ba? Tapos chicken. Wala man. Walang gulay. Kung ano lang meron dyan, lutuin muna namin. Ayoko muna magbili-bili. Ito lang isda kanina kasi umay na talaga yung puro na lang karni. Mapa-chicken at mapa-pork or beef. So, paiba-iba ba? Para hindi masyadong makaka-umay yung food. Pero dyan sa atin, hindi nakaka-umay. Uy, masarap. Lalo na pag tuyo. Dati, pag isang linggo ka na nag-ulam ng tuyo, parang gusto mo na umiyak. Dito, ang tuyo, gold na gold ang tuyo. At mahal. So, si Mixo, andun na sa bed. Pinatulog na namin, pero hindi pa natutulog. At ako ay magtitiklop ng labahan, di ba? Buhay nanay. Trabaho, vlog, at trabaho dito sa bahay. Ito, tiklopin mo na to kasi matagal na to dito. 4 na araw na tong antay sa akin. Tiklopin ko muna to kasi ano oras na oh. Paggalitan tayo ni Pars nito yung damit dyan. Hindi naman niya ako masisisi kasi busy naman ni Marine Queen ninyo. Hindi naman ako laging nakahilata dito sa bahay lang. Working mom tayo.